Layunin natin ngayon ay mapukaw ang kamalayan ng ating mga kapwang mag-aaral sa halaga ng pamana ng tatlong kabeznan. Magsimula tayo sa kabeznang Greece at kahalagahan ng mga pamana nila. Ang unang pamana ng mga Griego sa kabeznan ay ang sini. Ito ay iskultura. Isang halimbawa nito ay ang Discobolus o tinatawag na Discastro. Mailarawan ito o makikita ang balanse, dangal at hinahon ng figura sa pagpupukol ng discus. Ang sunod na pamana naman ay ang estatwa ni Athena sa Parthenon na gawa ni Pidias. Siya ang dakilang iskultor ng Greece. Ang Venus di Milo ay kilala o kinikilalang pinakamagandang modelo na hugis ng babae. Isa pang gawa ni Pidias ay ang estatwa ni Zeus sa Olympia. Ang itinuring na Seven Wonders of the Ancient World ay walang iba kung hindi ang Colossus of Rhodes. Dumako naman tayo sa teatro na siya rin naging pamana sa atin ng mga Griego. Ang ama ng trehedyang Griego ay ang unang pinakadakilang mandudula ay walang iba kundi si Aeschylus. Si Euripides ang siyang nagbigay pansin sa paghihirap ng tao, di dulot sa tad. Ang tula ay siya ring pamana sa atin ng Greek na hindi matatawaran ang halaga. Si Homer ang may akda ng pinakadakilang pyesa ng tulang Griego. Si Pindar ay isang mahusay na liriko, isang uri ng tulang binibigkas sa saliw ng lira. Si Sapo naman ang pinakadakilang manunulang babae sa Greece. Ang susunod naman natin tatalakayin ay ang arkitektura. Parthenon ay pinakamagandang temple sa Greece na laan kay Athena na patron ng Athens. May tatlong estilo ng haligi ang arkitektura. Doric ang unang estilo na pinakapayak, walang salayan at simple ang kapital. Ionic ang pangalawang estilo na may disenyong scroll sa kapital. Corinthian, ito naman ay may disenyong dahon ng acanthus. Talumpati at oratorio, ito ay isang mahalagang pamana sa atin ng kabesna ng Griego. Demosthenes, siya ang prinsipe ng manlalampating Griego. Hindi makapagbigkas ng letrang R, siya ang nagpunyagi at nakilala. Agham, isa sa pinakamahalagang ambag ng mga Griego para sa atin. Hippocrates, ang kinikilalang ama ng medisina. Theophilus, siya ang nakatuklas na ang dugo mula sa puso ay dumadaloy sa mga ugat at nakakaapekto sa utak. Aristotle, kanyang pinag-aralan ang iba't ibang halaman at hayop na unang hakbang tungo sa makabagong biology. Archimedes, ang siyang nakaimbento ng gamit mekanikal na nakapagpapaangat ng mabigat na bagay gamit ang maliit na puwersa. Ang kasaysayan ang siya ring pamana sa atin ng mga Griego. Herodotus ang itinuring ng mga Griego na ama ng kasaysayan. Thucydides ay sumulat ng kasaysayan na itinuring ng mga kaagham. Meron akong mga ilang katanungan na nais kong ating talakayin. Unang tanong, ano kaya makakatulong sa mga tao ang ambag ng Griego o Greece sa larangan ng teatro? Ang sagot, makakatulong ito dahil nailalarawan o naipapamalas at napapaunlad natin ang ating angking talento sa pagsayaw, pag-awit, pag-arte. Ang pangalawang tanong, ano naman kaya ang kahalagahan ng pamanang Griego na may kinalaman sa arkitektura? Sagot, ang importansya at kahalagahan nito ay ang pagkakaroon natin ng kalaman at karunungan sa paggawa ng mga gagandang disenyo ng mga haligi o struktura ng ating mga bahay o gusali. Panghuling tanong, sa iyong palagay, mahalaga pa kaya ang ambag ng Griego sa agham? Sagot, oo, isa itong bagay na mahalaga pa rin dahil lahat ng bagay na ating ginagamit kasama ng gawain natin sa araw-araw ay may kaugnayan o kinalaman sa agham at siyensa. Ang Rome ay tinatag sa kalagitnaan ng ikawalong siglo BCE ng mga unang Roman na nagsasalita ng Latin, isang sangay ng wikang nabibilang sa Indo-Europeo.
Sila ay lumipat sa gitnang Italy at nagtayo ng sakahang pamayanan sa Latium Plain. Ayon sa isang matandang alamat, ang Rome ay tinatag ng kambal na sina Romulus at Remus. Pinatay ni Romulus si Remus at pinalitan ng pangalan ng lungsod pagkatapos ng hindi pagkakasunod sa kung sino ang magkokontrol sa lungsod. Ito ang pinakakilalang kwento ng pagkatatag ng Roma. Etruscan. Sila ay magagaling sa sining, musika at sayaw. Dalubhusa rin sila sa arkitektura, gawaing metal at kalakalan. Republika. Sangayon sa tradisyon, pinaalis ng mga Roman ang punong Etruscan at nagtayo ng Republika, isang pamahalaang walang hari. Sa halip ng pumili ng hari, naghalal ang mga Roman ng dalawang konsul na may kapangyarihan tulad ng hari at manungkulan sa loob lamang ng isang taon. Bawat isa ay may kapangyarihan pigilan ang pasya ng isa. Dahil sa pagkakahati ng kapangyarihan ng mga konsul, humina ang sangay tagapagpaganap. Sa oras ng kagipitan, kailangan pumili ng diktador na manunungkulan sa loob lamang ng 6 na buwan. Nagtatamasa ang diktador ng higit na makapangyarihan kaysa sa mga konsul. Republika lamang sa pangalan ang mga pamahalaan dahil ilan lamang ito sa mga maharlika o patrician. Pawang mga patrician ang dalawang konsul, ang diktador at lahat ng kasapi ng senado. Mga kapos sa kabuhayan ang plebeian at kasapi ng ka-assembly na nabinuo ng mga mandirigmang mamamayan. Walang kapangyarihan ng mga plebeian at hindi rin nakakapag-asawa ng mga patrician. Contribution ng kabihas ng Romano. Una, batas. Ang mga Roman ay kinakilala bilang pinakadakilang mambabatas ng sinaunang panahon. Ang kahalagahan ng 12 tables ay katotohanan na wala itong tinatanggihan, uri ng lipunan. Sa kahalagahan ng pamana, ito ay batas para sa lahat, patrician o plebeian man. Ito ang ginagamit upang alamin ang mga krimen at tansyahin ang kaukulang parusa. Nakasaad dito ang mga karapatan ng mga mamamayan at ang pamamaraan ayon sa batas. Ikalawa, panitikan. Ang panitikan ng Rome ay nagsimula noong kalagitnaan ng 3rd siglo BCE. Subalit, ang mga ito ay salin lamang ng mga tula at dula ng Greece. Ang halimbawa ay si Livius Andronicus na nagsalin ng Odyssey sa Latin. Si Marcus Paulicus at Terence ay ang unang manunulat ng comedy. Ang iba pang manunulat ay sina Lucretius at Catullus. Si Cicero naman ay isang manunulat at orador na nagpapahalaga sa batas. Ayon sa kanya, ang batas ay hindi dapat maimpluwensyahan ng kapangyarihan o siraan ng pera kailanman. Ikatlo, ingenieria. Ipinakita ng mga Roman ang kanilang galing sa ingenieria. Nagtayo sila ng mga daan at tulay upang pag-ugnayin ang buong imperyo kabilang ang malalayang lugar. Marami sa mga daan na ginawa nila noon ay ginagamit pa hanggang ngayon. Ang isang halimbawa ay ang Appian Way na nag-uugnay sa Rome at Timog Italy. Gumawa rin sila ng mga aqueduct upang dalhin ang tubig sa lungsod. Ika-apat, arkitektura. Ang mga Roman ang tumuklas ng semento. Marunong na rin silang gumamit ng mga stucco, isang plaster na pampahid at pantakip sa labas ng pader. Maangkat sila ng marmol mula sa Greece. Ang art na natutuhan ng mga Roman mula sa mga Etruscan ay ginagamit sa mga temple, aqueduct at iba pang mga gusali. Ang gusali na ipinakilala ng mga Roman ay ang basilica, isang bulwagan na nagsisilbing korte at pinagpupulugan ng mga assembly. Ang forum ay ang sentro ng lungsod. Mayroon rin pampublikong palikuran at pamilihan. Ang Colosseum, isang amphitheater para sa labanan ng mga gladiator. Ikalima, pananamit. Dalawa ang kasuotan ng lalaking Roman. Ang tunic ay kasuotang pambahay na hanggang tuhod. Ang toga naman ay sinusuot sa ibabaw ng tunic kapag sila ay lumalabas ng bahay. Ang mga babaeng Roman naman ay dalawa rin ang kasuotan. Ang stola ay kasuotang pambahay na hanggang talampakan.
ang palya naman ay inilagay sa ibabaw ng stola. Ito ang mga contribution ng kabihas ng Romano. Dumako naman tayo sa Imperyong Byzantine. Ang Imperyong Byzantine ay may mahalagang pamana sa kultura, kapwa at sa simbahang Orthodox at sa muling pagkabuhay ng mga pag-aaral sa Griego at Romano na naka-impluensya sa Renaissance. Ang pinakamalaki, pinakamahalaga at pinakatanyag pa rin simbahang Byzantine o sa katunayan ng anumang gusali ay ang Hagia Sophia ng Constantinople na nakatuon sa banal na karunungan ng Diyos. Ito ay tinayo noong 532 hanggang 537 BCE sa panahon ng paghahari ni Justinian. Ang Imperyong Byzantine ay pinakamatagal na kapangyarihan ng medieval at ang impluensya nito ay nagpatuloy ngayon lalo na sa relihiyon, sining, arkitektura at batas ng maraming estado sa kanluran, silangan at gitnang Europa at Russia. Ang Byzantine Empire. Ang Byzantine Empire ay nagpapanatili ng kultura at pagkakakilanlan ng Greek. Ang agham at pilosopiyang Greek ay higit na nakaka-impluwensya sa paglikha ng maraming mga sibilasyong kanluranin. Kinakatawan din ng Byzantine Empire ang pamana ng kultura para sa kanluran. Ito ay nasa ibabaw ng lugar ng sinaunang teritoryo ng Griego at Romano at maraming sinauna at classical na artifact ang nabubuhay pa sa loob ng Constantinople. Mahalaga rin ang Byzantium bilang isang imperyo ng kalakalan sa kanluran, lalo na kaagad pagkatapos ng pagbagsak ng Roma. Ano ang tatlong pinakamahalagang contribution ng Imperyong Byzantine sa kasaysayan ng daigdig? Una, nagbigay ng malaking kapangyarihan sa emperador. Ikalawa, may diskriminasyon laban sa mga Hudyo at hindi Kristiyano. Ikatlo, pinahintulutan ang mga kababaihan na nagmamana ng ari-arian. Ikaapat, pinaprotekta ng ilang mga individual na karapatan. Naway marami kayong natutunan sa aming mga tinalakay ukol sa kahalagahan ng pamana ng tatlong kabesnan ng Greece, Rome at Byzantine. Magandang araw at paalam!